Minasan, konnichiwa. Welcome po sa lesson 10 at God bless you po sa inyong lahat. Ang particle po na lalabas sa lesson 10 ay ang mga, unahin po natin ang particle ni. Marami na pong lumabas na particle ni sa iba't ibang lesson. Una, ginamit po natin ito sa oras, sa calendar, at ginamit din natin ito sa mga receiver kung kanino mo natanggap at kung kanino mo ibibigay. Ngayon po, si particle ni po ay sa lesson 10, ang ibig sabihin niya ay sa. Ito po ay ginagamit kung nasaan ang noun. Mamaya po pag-aaralan natin ang particle ni. Tapos po, particle ya, ang ibig sabihin ay at. Marami na rin pong at tulad ng soshte, pero ang soshte ay at po siya ng sentence. Pang-connect po siya ng sentence. At yung isa natin na to, si particle to, ang ibig sabihin ay at, ito po ay ginagamit kapag ini-enumerate mo or iniisa-isa mo yung mga nouns na gusto nyong sabihin. Siya naman po is used when only a few, two or more representative items. Kumbaga po, meron kang mga items or mga noun na ayaw mong banggitin lahat, ya po ang ating gagamitin. Next po, particle no, nang ibig sabihin ay nang. At ang ating particle 1, ang ibig sabihin ay, lagi natin itong nilalagay sa ating topic or pinag-uusapan. Ang pananong po nilalabas sa lesson 10 ay, una, dare, nang ibig sabihin ay, sino. Ang sagot natin dito, syempre po, tao. Next po, nani, ang ibig sabihin ay, ano. Ang answer natin dito, syempre, bagay. At ang pangatlo po ay, doko, nang ibig sabihin ay, saan. Siyempre po, ang sagot po natin dito ay place. Pattern number 1 na po tayo. Ang pattern number 1 po natin ay bagay ga arimas. Yung arimas po, ang ibig sabihin po niya, mayroon, may, meron, kung ano man po yung Tagalog na ginagamit niyo po. Ngayon po, ang arimas po sa Japan, kasama po dito sa bagay yung mga plants. Kasi po, ang plants ay hindi daw po nakakagalaw or nakakakilo sa kanilang sarili. Kaya po sa Japan, ang plants po ay kasama po sa bagay. Non-living things po siya kasama. Translate po natin, mayroong gunting. Bagay daw ay gunting. Ang gunting po ay hasami. Particle ga. Tapos arimas. Hasami ga arimas. Ibig sabihin, mayroong gunting or merong gunting, may gunting. Alin man po doon. Next, may bulaklak. Ang bulaklak po ay hana. Hana ga arimas. Hana ga arimas. Next po, may bangko. Ang bangko ay ginko. Ginko ga arimas. Ginko ga arimas. Next po, merong libro. Ang libro ay hong, partikel ga, at arimas. Basahin po natin lahat. Mayroong gunting, hasami ga arimas. May bulaklak, hana ga arimas. Next, may bangko, ginko ga arimas. Merong libro, hong ga arimas. Pattern number 2 na po tayo. Ang pattern number 2 po natin ay place ni bagay ga arimas. Yung pattern number 1 po natin kanina, nilagyan lang po natin ng place at particle ni. Yung place po natin dito, dito po yung lugar kung nasaan po yung ating bagay. Translate po natin ito, mayroong libro sa lamesa. Ang place natin ay lamesa. Tsukue. Tapos particle ni. At yung bagay natin ay libro. Hong. Tapos particle ga. At yung mayroon. Basahin po natin. Tsukue ni hong ga arimas. Next po, mayroong puno sa garden. Lugar natin ay garden. Niwa. Particle ni. At yung ating bagay ay puno. Yung puno po, ulitin ko, kasama po siya sa non-living things po sa Japan. Tapos, yung ating puno po, ang ibig sabihin sa Nihongo ay ki. Ki po yung Nihongo ng puno. At particle ga. Basahin po natin.
ni Wani Kiga Arimas. Pag-aralan po natin yung position or yung mga kinalalagyan. Una po, pag sinabing on or above, uwe. Yung sa ibabaw po, uwe. Next po, under or sa ilalim, shita. Shita. Next po, right or kanan, migi. Ang left po ay hidari. Kaliwa po, hidari. Ang inside or sa loob, naka. Ang outside ay soto. Ang front or sa harapan, mae. Ang back or sa likuran or behind, oshiro. Next po, near, chikaku. At yung between, sa Tagalog ay pagitan, aida. Yung next po, ang ibig sabihin yung katabi ay tunari. Next po, straight ahead or derecho, masugu. Masugu. Next po, surroundings, mawari. Kapaligiran po sa paligid. Pattern number 3 na po tayo. Ang pattern number 3 po natin ay place, no position. Yung position po mga binasa natin kanina. Example po tayo, sa ibabaw ng lamesa. Mauna yung place na lamesa, tapos yung position sa hulihan po natin ilalagay. Kumbaga, mag-expose sila. Unahin po natin, lamesa ay tsukue. Tapos yung particle, no, nanang. Tapos yung ibabaw. Kanji na lang po natin isulat yung uwe. Sulat lang po kayo pababa. Pagkatapos po, maganyan lang po kayo. Tapos dito po, sulat nyo ng ganyan. Yan po ang kanji ng uwe. Lagyan natin ang furigana sa taas. Tsukue no uwe. Next po, sa loob ng sasakyan. Unahin po natin ang sasakyan. Expo ulit tayo. Ang car ay kuruma. Kuruma. Partikel no. At yung loob na naka. Yung naka po, ikanji na po ulit natin. Sulat lang po kayo ng pababa. Tapos, i-ganon nyo po. Mula dito, pag-anon. Gaganyan nyo lang. Tapos, tusukin nyo lang po sa gitna. Yan po ang naka. Basahin po natin. Kuruma no naka. Sample pa po tayo. Sa pagitan ng supermarket at bookstore. Ngayon po, yung place natin ay dalawa. Supermarket at bookstore. Unahin natin ang supermarket. Supa. Tapos, mayroon siyang at. Maglalagay tayo ng particle to. At yung bookstore, ang ibig sabihin ng bookstore ay honya. Tapos, particle no. Supa to honya. Tapos, yung position natin ay sa pagitan. Sa pagitan or between. Ngayon po, kanji na po uli natin yung pagitan na aida. Ang aida po ay sulat kayo pababa. Tapos, gaganyan nyo lang. Tapos, lalagay nyo sa gitna ng ganito. Tapos, close nyo po. Pagkatapos, sa kabila naman, sulat kayo ng maiksi lang. Tapos, diretso sa pababa, lagyan nyo ng kunting sima. Na ganon. Tapos, ganyan din. At papunta po dun na, papunta dun ang way ng pagsulat. Papunta rito yon. Tapos, sa loob, gagawa tayo ng box. Pababa po muna. Tapos, diretso ibaba. Tapos, yung gitna, hatiin natin. Tapos, i-close natin. Yan po ang aida. Lagyan natin ang furigana. Basahin po natin. So, pato, honya no aida. Sa Tagalog, sa pagitan ng bookstore at supermarket. Or, sa pagitan ng supermarket at bookstore. Pattern number 4 na po tayo. Ang ating pattern number 4 po ay place no position ni bagay ga arimas. Yung place po natin, nagkaroon po ng no kasi nagkaroon po tayo ng position. Yung katatapos lang po natin basahin kanina. Tapos po, doon po yung ni. Subali po yung place at position. Sila po yung lahat na magiging lugar po ninyo. Magiging place po lahat yan. Tapos, dito pa rin po yung bagay. Translate po natin. Mayroong libro sa ibabaw ng upuan. Yung pinaka-place ay upuan. Ang upuan po ay isu. Tapos po, particle no. Tapos, nasa ibabaw daw.
ibabaw ng upuan. Nauna lang po yung upuan bago po yung position mag-expo kasi sila. Tapos yung uwi po, kanji na lang po natin. Isuno uwi, partikel ni. Tapos po, yung bagay natin ay libro. Yung libro po, kanji na rin po natin. Ang pagsulat po ng kanji na libro, yung hong ay sulat po muna kayo pa ganyan. Tapos baba po kayo. Papunta po rito. At punta po dito. Tapos sulatan nyo po ganito. Yan po ay libro. Tapos ga. At arimas. Basahin po natin. Isuno uwe ni honga arimas. Uwe po siya. Lagyan po ng furigana. Tapos ito ay hong. Next po. Mayroong supermarket sa harapan ng hospital. Yung place natin ay hospital. Byoin. Tapos ng position ay harapan, mae. Partikel ni. At yung supermarket daw po. Tapos partikel ga. Pasahin po natin. Byoin no maini supaga arimas. Pananong po tayo. Anong meron sa lamesa? Ta-translate po natin ito dun sa pattern po natin na pangalawa. Ang place natin ay lamesa. Tsukue. Partikel ni yung sa place natin. Tapos inahanap po natin yung bagay. Kaya kung nasaan yung bagay, dun po natin ipepesto yung ating pananong. Nani. Ang pananong sa bagay ay nani po. At yung partikel ga, susundan ng arimas. Lagyan lang po natin ng ka sa dulo kasi question marker po siya. Basahin po natin. Tsukuweni, nani ga arimas ka? Habi niya, anong mayroon sa lamesa? Nandito po yung ating pananong. Diyan natin ilalagay ang sagot. Sorry. Ngayon po halimbawa, ang nasa ibabaw ng lamesa ay prutas. Ang prutas po ay kodamono. Kodamono. Plus ga. Arimas. Basahin po natin ang sagot. Kodamono ga arimas. Sa Tagalog, mayroong prutas. Ngayon po, kung ayaw nyo pong mag-direct answer, lagi nyo lang pong kukopyahin po yung nasa unahan. Katulad po ng sinasabi ko lagi. Halimbawa, tsukuweni kodamono ga arimas. Pananong pa po tayo. Anong meron sa katabi ng bangko? Ngayon po, nagkaroon na po siya ng position. Kaya itatranslate po natin ito sa pattern na mayroon pong position. Unahin po natin yung bangko kasi mag-expo itong dalawa. Ang bangko ay ginko at yung nang ay no. Katabi ay tonari. Tapos partikel ni. Ginko no tonari ni. At yung pananong na nani. At yung ga arimas. Lalagyan natin ang kasadulo para sa question marker. Basahin po natin. Ginko no tonari ni nani ga arimas ka. Nandiyan ang pananong, dyan natin ipwesto ang sagot. Halimbawa po, ang naandun ay supermarket. Supa, kopya yung ga, at yung arimas. Supa ga arimas, mayroong supermarket. Kung kompleto, ginko no tonari ni supa ga arimas. Next po, anong meron sa pagitan ng bangko at supermarket? Yung place natin, dalawa, bangko at supermarket. Unahin na lang po natin yung bangko. Ginko. Tapos, mag-aat tayo. To, supermarket, supa. Kahit tali naman pong mauna dito sa dalawa. Inuna ko na lang kasi ito po yung nasa unahan. Tapos, partikel, no. Para naman po sa nang. At yung position na pagitan. Kanji na po natin. Alam nyo na rin po ang kanji nito. Aida. Tapos, partikel ni. Tapos, yung ating anong or pananong na nani. Ga arimas ka. Basahin po natin.
Ginko to. So, paano, Aidani? Nanigarimas ka? Ngayon, nandito ang pananong. Sabi niya, anong meron sa pagitan ng bangko at supermarket? Halimbawa po ay bookstore. Ang bookstore po ay Honya. Honya ga arimas. Basahin po natin lahat. Ginko to. So, paano, Aidani? Nanigarimas ka? Honya ga arimas. Halimbawa po, kung wala naman pong nakalagay po doon na kahit ano, as in, halimbawa po, bakanteng lote, or wala talaga sa pagitan nila na kung ano paman, sulat mo lang po yung nani, lalagyan mo lang po ng mo. Tapos si mas, gagawin mo lang arimasen. Nani mo arimasen. Ibig sabihin, wala kahit ano. Naaral na po natin to sa naunang lesson natin. Yung ating pananong, pag nilagyan ng mo, ang kasunod po dapat ay negative. Ine-negative mo lang po yung question po sa'yo. Example pa po tayo. Anong meron sa loob ng ref? Ang ref po sa Nihongo ay Reizoku. Reizoku. Tapos yung nang natin na particle, no? At yung loob na position ay naka. Tapos yung sa particle ni. At yung pananong na anong nani. Susundan ng particle ga at arimas ka. Basahin po natin. Reizoku no naka ni. Nani ga arimas ka. Nandito po yung pananong natin. Halimbawa po ang sagot mo, kasi marami pong nakalagay for sure sa rep, sasabihin mo na lang, marami ang nandon. Pwede mong sabihin na iro-iro. Pag sinabi pong iro-iro, iba-iba. Iro-iro na mono. Ibig sabihin po nito, iba't ibang bagay. Ibang, ang mono po ay bagay. Tapos kopyahin natin yung ga. At yung arimas. Iro-iro na mono ga arimas. Mayroong iba't ibang bagay. Ngayon, optional kung gusto mong ilagay kung ano yung, kung ilan yung mga nakalagay doon. Ilan sa mga nakalagay sa ref. Gagamit po tayo dito ng ya. Yung katulad ng pinaliwanag ko sa particle ya kanina. Halimbawa, magsabi lang tayo ng ilang items. Prutas na kodamono. Tapos lalagyan natin ang particle yan, ang ibig sabihin ay at. Tapos gulay. Ang gulay ay yasai. Tapos particle ga. Arimas. Kodamono ya, yasai ga, arimas. Ibig sabihin mayroong gulay at prutas at kung ano-ano pa. Kapag may ya ka po kasing ginamit sa sentence, ibig sabihin mayroong pang iba. Ngayon po, pwede mong ganito po ang iyong sabihin. Kopyahin muna natin. Kodamono ya. Tapos yung gulay na yasai. After po ng last noun na inaat mo, pwede ka pong maglagay ng salitang nado. Tapos lagay yung ga arimas. Ibig sabihin ng nado, parang etc. Ito naman ay at pa rin. Basahin po natin. Kodamono ya, yasai nado ga arimas. Ibig sabihin, mayroong gulay at prutas at iba-iba pa or kung ano-ano pa. Halimbawa, ito lang po ang ginawa mo. Ibig sabihin nito, mayroon pa rin pong iba. Kaya lang po nilalagyan ng nado kasi para mas malinaw na mayroon pa po talagang iba. Basahin po natin. Reizoku no naka ni nani ga arimas ka? Iro-iro na mono ga arimas. Kodamono ya, yasai ga arimas. Or, iro-iro na mono ga arimas. Kodamono ya, yasai nado ga arimas. Alin man po sa dalawa ang iyong isagot. May nado or wala, okay lang po. Kasi ang ya, ginagamit po ito pang at kapag may sasabihin kang mga items na hindi mo nilalahat. Ilan lamang pong items ang gusto mong sabihin. Pattern number 5 na po tayo. Ang pattern number 5 po natin ay tao, hayop, ga, imas. Ang ibig sabihin ng imas ay may, mayroon, at meron. At the same time, nandyan, nandoon din po. Yung imas po ay sa living things lamang po ginagamit. Sa bagay ay arimas yung kanina. Ngayon po,
Itong dalawang to ang gagamitin natin sa example. Ang imas nga po pala sa verb ay group 2. Translate po natin ito, mayroong anak or may anak. Ang anak po ay kodomo. Partikel ga, tapos imas. Kodomo ga imas. Next po, walang kasintahan. Yung imas, gagawin lang natin negative. Ang kasintahan po ay koibito. Partikel ga, tapos yung verb na imasen. Koibito ga imasen. Yung mas, ginawa lang nating masen. May aso or mayroong aso. Ang aso po ay inu. Partikel ga at yung imas. Ino ga imas. Pattern number 6 po tayo. Ang pattern number 6 po natin ay place ni tao or hayop ang lalagay natin dito. Ga imas. Kung nasa saan po ito, ang tao or hayop, dito po natin ilalagay sa place. Example po, may batang babae sa garden. Unahin po natin yung garden kasi siya po yung place. Niwa. Partikel ni at yung batang babae. Kapag sinabing on na babae po, babae lang. Para maging batang babae, lalagyan po natin ng noko. On na noko. Tapos, yung partikel ga, yung imas. Basahin po natin. Niwa ni o nanoko ga imas. Next po, may aso sa bahay. Place po natin ay bahay ay uchi, partikel ni, at yung ating aso ay inu, partikel ga, imas. Uchi ni inu ga imas. Pattern number 7 na po tayo. Ang pattern number 7 po natin ay place no, position ni, tao or hayop pa rin dito at ga imas. Yung pattern number 6 po, nilagyan lang po natin siya ng no at position. Sa kabuuan po, yung place no, position, ito pa rin po ay ang ating pinaka place. Nagkaroon lang po siya ng specific na lugar kung nasa saan yung ating tinutukoy na tao or hayop. Translate po natin ito, mayroong pusa sa ilalim ng upuan. Mag-ex ulit tayo, upuan ang unahin natin, ang upuan ay isu. Tapos, partikel no. Tapos, ang ilalim ay shita, kanji na lang po natin. Sulat lang po tayo ng paganyan, tapos baba lang po tayo. Tapos, ganito lang po tayo, shita. Isu no, shita, partikel ni. Tapos, yung ating pusa. Ang pusa natin ay neko ga imas. Iso no shita ni neko ga imas. Lagyan natin ang furigana. Next po. Mayroong aso sa pagitan ng batang babae at batang lalaki. Ito po yung pinaka-place natin, batang babae at batang lalaki. Unahin na natin yung batang babae dahil nasa una naman po siya. On na noko. On na noko at yung at, to. Ang batang lalaki po ay otoko noko. Pag sinabi mo pong otoko, lalaki, para maging batang lalaki, lagyan rin po natin ang noko. On na noko to, otoko noko, tapos no. Marami po tayo ngayong no. Tapos, asang position siya, pagitan, aida. Tapos, partikel ni, at yung aso ang nando doon. Aso po ay inu. Ga, imas. Basahin po natin. Ona no koto otoko no kono aida ni inuga imas. Pakibanggit na lang po ng maayos kasi napakayaman po rito ng no. Ona no koto otoko no kono aida ni inuga imas.
Mananong po tayo, sino ang nandun sa office? Ang office po ang ating pinaka-place. Jimosho. Jimosho ni, at yung pananong sa tao na dare. Ga, imaska. Sa pattern pa rin po natin to ibabase sa pagtatranslate. Inahanap lang po natin yung tao at nilalagyan lang po natin ang question marker sa dulo. Basahin po natin. Jimosho ni, dari ga imaska. Halimbawa ang nasa office ay si Ito Sensei. Ito Sensei. Kopya yung ga imas. Ito Sensei ga imas. Ngayon kung gusto mong kasama yung Jimosho, walang problema. Jimosho ni Ito Sensei ga imas. Ngayon kung wala pong tao doon, wala kahit sino, kukunin mo yung pananong na dare. Tapos lalagyan mo po siya ng particle mo. Tapos, ang kasunod dapat nito ay negative. Yung mas, gagawin mo lang masen. Magiging imasen. Naka-negative po dapat. Dari mo, imasen. Ibig sabihin, wala kahit sino. Basahin po natin lahat. Jimosho ni, dari ga imas ka. Ito, sensei ga imas. Pag wala naman, dari mo, imasen. Confirmative question po tayo. Nandyan po ba si Arisha Shacho? Ang hinahanap natin ay si Arisha Shacho. Arisha Shacho, particle ga imaska. Basahin po natin. Arisha Shacho ga imaska. Kapag nandyan po, sasabihin nyo lang hi. Kopya yung verb na imas. Hi, imas. Opo, nandyan po or nandito po. Next, pag hindi naman, iye, yung mas gagawin mo lang negative. Sasabihin mo ay, iye, imasen. Ibig sabihin, wala po.